All right, nandiyan na kasama na natin via Zoom si Attorney Sal. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Hannah Jane. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw. Mama, loving pastor of policy. At salamat sa paglikap ng programa ito upang makarahingan at kahihingan ng ating mga kababayan sa lahat ng gobyerno. Samahan niyo po kami ngayong Miyerkules, 1.20. Diba? Ilang araw na lang, Attorney Sal, no? Matatapos na ang taong 2022 at i-welcome na ng buong mundo ang 2023. Pero bago natin i-welcome ang bagong taon, meron pa rin natitira ng mga katanungan na kailangan mo sagutin. From our current issues hanggang sa ating mga kababayan na nais magpaabot ng kanilang o magpaabot ng kanilang katanungan na pwede mong sagutin. At isa din sa nais kong itanong sa inyo, no? Kinumpirma ng Palasyo na inappoint as OIC na Department of Social Welfare Development si Undersecretary Edu Punay. Pero sabi ng Palasyo, maglalabas sila ng statement regarding kaya Social Welfare Secretary Erwin Tulfo kung I think hindi na siya ma-reappoint kung meron ng OIC, ano? O kung ano ba talaga ang tunay na status ni Secretary Erwin Tulfo. What can you say about this, Attorney Sal? Si Secretary Erwin Tulfo ay mawawala sa DSWD. Nakita naman natin ang kanyang performance. Mm-hmm. Pag-repet, mabilis pa sa alas 4, tinutugon na niya na mga programa niya. Bilinis na rin. Listahan. Okay. Kaya lang, may mga legal issues kasi. Kaya hindi natin malaman kung mapapalusog siya rin. So, whether he is a Filipino citizen or not, whether he has really complied with the requirements para makasabi ng Pilipino. Pati yung conviction niya, hindi malaman din kung under the law, yung conviction niya na walang penalty will involve conviction of moral turpitude. Which event, talagang hindi siya po pwede. Pero, sayang. Kapag-ibig na yan. Magaling pa naman. Pero siguro, may marami pang pagkakataon na pwedeng makatulong si Secretary Tulfo, ano, kung hindi na siya matuloy sa DSWD. As a public servant. Pero with that cases na, yung mga issues na ni-raise, na-mention mo, Attorney Sal, pwede pa yan maging hadlang if ever tumakbo o magkaroon ng plano si Secretary Tulfo na tumakbo sa midterm election for Senator? Pag tumakbo siyang, ano, Senador, ganun din magiging problema niya. The same. Kasi those constraints prepare to holding a public office, whether elected or appointed. All right. Samantala, pinalalahanan ng National Telecommunications Commission o NTC yung publiko laban sa mga magtatangkang sumalisi sa pagsisimula ng SIM card registration kahapon. Sa isang payag, pinag-iingat ng NTC ng mga subscriber na maging alerto at source ng mga link na ipinapadala para sa pagpaparehistro. So, nilino ng NTC na imbis na gumamit ng 11-digit cellphone number ang telcos para sa pagpapadala ng mensahe sa mga subscriber ay maging computer-generated system na lamang. Ano po ang inyong reaction dito, Attorney? Ngayon na magpapalit ng mga we're required to yung mga mag-rehistro. Yung mga magagaling nating kababayan, mga scoundrel. Sila ngayon ang kunyari, madala niya yan kasi lalagay na namin sa computer kung ano mga bulanan. Naniniwala naman dahil nga may registration either pipindutin mo siya, mag-click ka, magbibigay ka ng information, patay. Okay. Isa pa rin, Attorney, sana nakapagtala ang Philippine National Police ng apat na insidente ng indiscriminate firing sa Northern Samar, Abra at Leyte noong Pasko, December 25. Sa ngayon ay hawak na nila ang mga otoridad at nagmahaharap sa reklamong illegal discharge of firearms at alarm and scandal. Kaya muling nagpaalala ang PNP sa publiko na lalo na yung may hawak ng armas na inaiwasan na magkaputok ng baril ang mga kawani, especially yung mga kawani ng PNP dahil kung hindi ay mahaharap ito sa kasong administratibo at dismissal. Ano po masasabi niyo dito, Attorney? Tama yun.
Kasi ilang ulit nang pinagsabihan sila na huwag gamitin ang panel. But hindi na mind. Pero dapat, Attorney Sal, most of the time pa naman, no? I'm not saying all the time, ano, yung mga police na nasasagot sa indiscriminate firing ay mga lasing. Tapos may armas. Kaya dun sila nag-ano, siguro sa kalasingan nila, attorney, eh dun sila, ginagamit nila yung baril pa, pinapaputok nila, Ilbis fireworks. So dapat, kung maglalasing man yung mga police, ilayon nila sa vicinity yung mga armas nila. Wala. Eh, pero ang problema, hindi naman bawal uminom. Ay, gusto na yun lang. Yun lang. So, Baste. So, hindi mo nila maiwasan ng uminom, at least maiwasan nila magamit yung armas nila. Dapat malayo sa kanila. Samantala, Attorney Sal, dinepensahan ng Department of Agriculture ang pag-aproba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pag-aangkat ng asukal at ito ay upang ma-stabilize ang presyo ng sweeteners dahil sa mataas na demand dito. Ano po ang komento niya dito tungkol dito, Attorney Sal? Well, gaya ng sinabi ko sa column ko sa Daily Tribune, ay mukhang tama naman pala from the very start yung pag-aangkat ng kumindang 300,000. Eh, lumalabas nga after the importation ng 150 metro trips. Magkano yun? 150,000 metro tuga. Metric ton. Eh, mukhang kulang pa rin. At kailangan, tama yung sinasabi ni Mangut, let's flood the market with imported sugar para bumagsak ang presyo. Siyempre, yung mga sugar producers ayaw nila yun. Mm-hmm. Yan ang nire-request. Sabi niya, mangyayari yan. Pag bumaba presyo, ito mga traders, mga retailers, bibiliin sa amin yung aming sugar sa mababang presyo. Tago nila. Pag next na ako, bibenta na nila sa taas na presyo. Kaya kami yung lugi. Kaya ayaw nila. Alright. Isa pang issue, Attorney Sal, magsasagwa ang Bureau of Corrections sa BUCOR ng on-the-spot drug test sa mga persons deprived of liberty o PDLs bilang bahagi ng reformasyon sa New Bilibid Prison. Sang-ayon po ba kayo dito, Attorney? Oo, oh, agree ako. Pero dapat isama pati mga personnel security. Pati na si General Katapang, lahat sila. Dapat sila mag... Gusto ko makita paano yung ano, yung random drug test kasama si General Katapa. Na hindi siya aware na kasama pala siya sa random. Katapa, ako na. I will set the an example. Huwag na kailang random. Voluntary na siya, di ba, Attorney Sal? Oh, yan ay. Para sumunod. Alright. Ayon sa isang German virologist, tapos na umano ang COVID-19 pandemic at sayon ay isa na lamang itong endemic disease. Ito ba sa tingin mo ay tama, Attorney Sal, no? Hindi na pandemic itong COVID-19 but endemic disease na lang. You know, regardless of whether it's pandemic or endemic, it's not there. Para palaganap, gaya ng natin. Wala namang mawawala sa disuntin natin. Yes. Patalas. Paisuri well, na Well, kahit endemic or pandemic, Attorney Sal, yung health protocols na nakasanayan na natin because of the pandemic, isabuhay pa rin natin ano, kahit endemic na ito. Kasi, aminin natin, kahit bakunado na yung marami sa atin, may mga namamatay pa rin, Attorney Sal, ng COVID-19. Samantala, Attorney Sal, may report tayo bilang isang film producer na ismayangan ni Attorney Ferdinand Topacio ang kalidad ng pelikula, pelikulang Pilipino at makipagsabayan sa mga malalaking film industry sa buong mundo. Si Jason Rubico sa detalye ng balita. Jason? Walang ibang hangad ang Boracho Film Production General Manager at Mama Sapano Now It Can Be Told Producer Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang pagpasok sa film industry. Aniya, bilang isang film producer, nais niya muling maiangat ang kalidad ng pelikulang Pilipino. Paliwanag ni Topacio na kaya nangangamote ang industriya ng pelikula sa Pinas dahil sa mga producer na inuuna ang kita at hindi na iniisip ang magiging laman ng kanilang pelikula.
Anong nangyari? Huli na po tayo ng kamote kasi marami po sa ating producers, hindi ko naman po nilalahan. Ay, ang inuuna po nila ay kita, yung tubo. Yun. Never mind na basura, yung pelikula, o nagbibigay ng maling moral values, ha? Excessive na mga aktibidades na sexual. Pagbibigay din ito paso na nais niyang sumabay ang Pilipinas sa mga bansang nangunguna sa paggawa ng pelikula tulad ng Estados Unidos, India at South Korea. Hindi po tayo papayag yan. Ang hangad ko lamang bilang isang small producer ay iangat po muli ang antas ng pelikulang Pilipino maging nasa level po tayo ng tatlong centers of film production, Hollywood, Bollywood, and Hollywood sa South Korea. Samantala, humakot naman ang parangal ang Mama Sapano Now It Can Be Told sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival 2022. Nasungkit ng nasabing pelikula ang Best Screenplay, FPJ Memorial Award for Excellence, Best Original Theme Song, at Second Best Picture. Malaki naman ang pasasalamat nito, Pasyo, sa mga sumuporta ng kanyang pelikula. Ito'y handog natin sa sambayanang Pilipino para maalaman nila ang katotohanan. Maraming salamat! Yes. Merry Christmas! Yes. Para sa Pilipinas Kumahal, Jason Rubrico, SM9 News. Alright, yan po ang palabas sa Mama Sapano na on the movie na Now It Can Be Told, Attorney Sal. Napanood namin kahapon, Attorney Sal, yung Mama Sapano. It was a nice movie, Attorney Sal, para maintindihan ng kababayan natin what really happened dun sa ano, sa Mama Sapano. Ito yung nangyari, di ba nalaman na naman natin kung palagat ka rin? Exactly. Pero yung the drama, I mean, kung ano talaga yung makikita mo visually, Attorney Sal, sa narinig mo lang sa BOI report, Senate hearing, and Congress hearing. Iba din kasi kung naipalabas siya as a movie eh. Hindi ko pa napapanood. Well, you watch it para ma-appreciate mo yung movie. It's a very nice movie, Attorney Sal, na panood namin kahapon. Pero sana I really recommend it sa mga kababayan natin para maintindihan nila yung paghihirap na dinaanan ng South 44. It was really a nice movie talaga, Atty. Sal. And alam mo, Atty. Sal, ako, isa ako sa reporter na nag-cover dun sa ano, sa wake ng South 44 at nakita ko yung 44 coffins na yan, Atty. Sal. May isa nga doon walang coffin, Atty. Sal, kasi hindi na nila malagay sa coffin yung katawan nung South. Alam mo, Atty. Sal, ano, talagang masakit sa dibdib yung na-interview ko yung mga magulang nung South 44, yung mga asawa, mga anak. Kasi nga hindi na makita yung hindi na buo yung katawan dahil after tinanggal yung mga gamit nila, yung baril nila, yung vest nila, pinagbabaril pa sila, Attorney Sal. Kaya natanggal yung mga limbs nila, hindi na maayos yung mukha nila, kaya nakakaawa talaga yung sinapit ng South 44. Kahit patay na sila, mas lalo pa silang pinatay. So, yun, Attorney Sal.